Magandang umaga, magandang araw sa ating mga ka-farmer, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga ka-farmer, palayan natin ngayon nasa 42 days. O 42 days old, may mga makukuha ng bunga. Yan, harvest na. Yan. Maliliit. Yan, ma-harvest na yan sa ilalim. Malaki na. Mayroon din may ano din dito sa iba. Marami nang makukuha mga ka-farmer. Yung gaya niyan yung mga yan makukuha na. Ngunit ano mga ka-farmer, kakalungkot. Kasi lumalabas naman tong isang problema sa Ampalaya na bawat tanim ko, ito dito lang naman sa Galaxy Max ko to nakita eh, kasi sa ibang variety hindi ko lang alam, baka observe na lang natin sa sunod na tanim natin. Yung mga gaya nito mga ka-farmer, yung ganyan na talbos, parang nagiging ano siya, nagiging magaspang na kulot, may pagkakulot yung talbos niya na maninigas, pati yung stem niya na ano tumitigas. Hindi naman yung sa mites, kasi iba yung sa mites, kasi may problema tayo dito nung nakaraan yung tungkol sa inano yung inatake ng mites. Ito yung gaya ng ganito na dahon, maklaro diyan, may patak. Yan yung mga kinain yun ng mga brood mites. Na-solve naman natin yon kasi panay abamictin naman yung ini-spray natin dito. Ngunit yung problema na tinutukoy ko, gaya nito, hindi lang kasi maklaro, masilaw yung araw eh. Gaspang yan siya na naninigas yung dahon. May mga tinanong ako tungkol diyan, hindi pa rin naman makukuha yung sagot. Kasi ano, bagong ato, kahit ako hindi ko maisip kung ano klase ito. Doon sa nauna nating Ampalaya, lumalabas yung ganyan, pero inaalagaan ko lang din, pero yung may minsan na nagtatalbos yan na nagiging okay. At saka hindi na siya gaano yung mayabong. Tapos yung sa umpisa marami siya magbigay ng bunga, pero kalaunan humihina rin. Nagkausap nga kami ni Sir Alex Ibero, shout out nga pala kay Sir Alex Ibero ng Surigao, naranasan niya rin pala to. Tapos ano, mahina nga daw magbigay ng bunga. Sabi nga pa parang ano daw, parang pinsan ng pamamarako. Na-solve natin itong problema dito sa pamamarako. Straight na tayo, anim na to. Walang pamamarako kahit isa. Pero yan na naman ang lumalabas, yung ganyan na klase. Sakit sa ulo kasi ito na naman yung pag-aaralan natin kung ano klase ito. Imbis na solve na yun sa pamamarako, na isa yun sa pinakamatinding problema pag tumama na kasi wala na talagang lunas. Ang kaanuhan ko nito kung ano yung solusyon kung para ma-prevent yung ganyan. Kaya dito yan. Nagiging ano, yung gaspang na matigas, tapos pati yung steam niya naninigas. Ito may ano, may parang something na nga rin. Ayun, sa pasakit sa ulo natin eh. Yung lumalabas yung mga ganyan, tapos nagre-research ako tungkol dyan, wala naman lumalabas na ganyan na ano eh. Hindi natin alam kung paano i-solve yung yung mga ganitong problema sa pamamarako. Okay na, wala na tayong problema dyan. Nakuha na natin kung paano siya ma-prevent.
Kasi pag hindi mo maiprevent yung pamamarako, wala. Pag namamarako na yung ampalaya niya, wala nang solusyon yan. Bunot. Bunot na. Sinong nakaranas nito o sinong may alam dyan, pwede nyo naman i-ano sa amin para rin ma-ano, ma-solve natin yung mga problema ng mga ganito, ma-share din natin sa iba. Kasi possible talaga na lahat ng mag-aampalaya makaranas ng ganito. Dumami. Parang nag-dry, parang dry siya tapos magaspang, matigas pati yung pinaka talbos niya matigas. Kasi kung sa sensitivity ng panahon, lumalabas din naman to kahit ano eh, kahit tag-ulan. Yan, gaya niyan. Tumutulis yung ano niya, yung dahon. Tapos may bunga naman, nagbibigay ng bunga, kaso mahina yung paglago niya. Hindi gaano magbibigay ng mga branches. Mahina. Nung nakaraan, yung doon sa kabila, sinubukan ko rin, tinigilan ko muna yung nitrabor, inalis ko muna. May kunting pagbabago siya, pero hindi rin naman natin masasabi na tungkol dyan sa nitrabor, kasi niisip natin baka sumubra yung boron at saka yung calcium kaya siya nagkakaganyan, pero hindi rin naman. Kasi kang Sir Alex nga, sabi niya hindi niya daw ginamitan. Mayroon din lumalabas din ng ganyan. 3414 nga lang daw yung ginamit niya, pero ganoon pa rin. Mayroon pa rin. So talaga, virus talaga 'to. Yan lang ang tanong. Kaya nga inatawagan natin yung mga ano, mga seed company, kasi sila yung laging nag-aaral tungkol diyan. Yung mga agronomist nila para ma sana mabigyan nila ng pansin ang ganitong uri ng problema sa tanim ng ampalaya. Kasi sa pamamarako, wala na tayong question dyan. Ito na naman na ano, nasolusyonan yung isang problema, may panibago na naman na ano pa, nakalutang pa lang sa hangin kung ano klase yan. Hindi naman tayo scientist, hindi nga tayo agriculturist, hindi rin tayo wala rin tayong laboratory para magsuri sa kung anong mayroon dyan para sana matingnan kung anong nasa kanya, ba't siya nagkakaganyan. Nagumagapang naman sa itaas yung ano, pero yun nga, may problema, naninigas, marami din namang bunga, pero yun, mabagal kasi yung talbos sa ganyan pag nagkakaganyan na, tapos madali rin yung mamamatay yung dahon yan, maninilaw, madaling magulang, parang kasi depektoso na siya eh. May ano na. Okay, yun lang muna mga kaparmer. Kung sinong may idea, sinong may alam tungkol dyan sa problema na yan, sana i-share nyo naman sa amin para ma-share din natin sa iba, para ma-aware na kung ano klase yun siya at saka masolusyonan kung mayroong solusyon na. Okay, yun lang muna mga kaparmer. Hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, ginhawang buhay. Ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat.